So, isang magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. So, tayo nandito ngayon sa isang mall sa Pasig. So, panggabi ang ating trabaho ngayon. Isa itong store. So, gagawa tayo ng storefront. So, ito yung channel na na-install na namin noong nakaraan. So, lalagyan na namin channel to, baba at taas. Lalagyan na lang natin itong mga tempered glass at ang ating patch door with transform. So, ito yung ating channel. So, na-install na namin to. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-pindutin ang subscribe at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin video. So, mag-umpisa na tayo mag-install. So, may karitela kaming kahoy na lagi namin ginagamit para kung malayo ang hakutin, mas madali namin itong mahahapo. So, ganito talaga pag mall ang ating kinakabitan. Gabi tayo nakakapag-install. So, ang problema lang natin dito, hindi tayo binubuksan ng ilaw ng mall dito sa hallway. So, medyo mahirap ang paggalaw natin at medyo madilim. So, kailangan natin itong pagtyagaan para maikabit natin. So, ingat-ingat lang tayo. Baka tayo ay mabasagan ng salamin. So, kailangan lang may magsuporta sa taas sa pagpapasok ng ating salamin sa ating channel. So, para mas maingat tayo, may iwasan natin pagbasag. At dahan-dahan natin itong ipapasok para hindi siya pauntog. So, ganun lang gagawin natin. Tama na ba? Uwi mo, hindi pa. Tama na lang. Yan. Pasok na. Ito, nakapagpasok na tayo ng isang panel ng salamin. So, meron tayong tatlong panel ng fixed glass and then isang door. So, may isang panel na tayo ng salpa. So, kailangan lang may align natin to. At yung ating ginawang hati para sa glass is makuha natin. Kailang mag-align, i-align natin ito ng maayos at mga distansya para may silat din natin ng maayos. Siyempre, nilalagyan natin ito ng kalang kahit na goma o plywood o karton para may iwasan yung pag-untog ng glass. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit nababasag ang mga tempered. Siyempre, kailangan natin iwasang mauntog yung mga kanto. Isa kasi sa nakita kong problema namin dito is magkaiba yung sukat ng baba at saka ng taas. So, isang malaking problema yun sa pag-install ng fixed glass. So, ang isa pa ay naka-install ng fixed glass sa magkabila. So, tayo ang hahabol ngayon para sa allowance ng ating mga salamin. Wala nang alam ng sita. Sige. So, ganito nga pala kami magtrabaho, ang grupo namin. Ang grupo namin kasi mga Batangueño, maiingay. Nawala.
So ito, nakakadalawang panel na tayo ng ating fixed class. So malapit-lapit na tayo sa katotohanan para matapos natin itong ating storefront. Kaya kung kayo po ay bago pa sa aking channel, huwag niyong kalimutang pinutin ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating mga video. Nandito nga pala tayo sa 4th floor ng isang mall, dito nga sa Pasig. So medyo nahirapan kami mag-akyat dahil hindi kasya itong ating mga tempered glass sa elevator. So manumano namin itong iniakyat at dinala dito sa 4th floor. Boss, ano na ito? Ano? Ating hagdan. Tapos na ito po. Ano ko yung boss? Kaya itapag mo dyan. Tapos nalabas ulit tayo pag naipasok mo sa... Saan ba ito, boss? So i-check lang natin itong sukat ng ating pinto, kung kakasasa, para may adjust natin itong ating mga fixed glass kung kailangan. So pinto naman ngayon ang ating i-install dahil naikabit na natin itong ating mga fixed glass. So ihahanda lang natin itong ating mga patch fitting para may kabit natin itong ating transom. Ito ang alin, boss? May alin ka ba dyan? Wala akong alin. Tama na rin.
Slap bago natin ikabit yung ating door. So ikakabit na rin natin yung ating top and bottom patch para may kabit na natin. Ito. Sana naman.
Ini si Kas. Ay, suruh bang. Balik na rice niya. Iwan mo. Awan din na yung relevant sa rice niya. Ano? Philip. Ben Philip. Paano to? Kaya sa pati bayan. So ito kinakabit natin itong ating bottom pot. Ipapakagat lang yan. Lalo ko yan, sige, nawariwari ko. Kasi ano, ano yung hindi ka namakain sa akin nung tika ko magsabay? Ang half kilo yun. Hinuluwa ko lang yung mga yung isang panakap na, sa beige na. Sino na pinatay ka? May 20 sitay? Best Pakaltab Award goes to Rasul Rabi. Most in Badanda. Most in Daming Musa. Best in Noisy. Best of Atem. Best of Atik Award. Habol sa baba ah. Para hindi ako makakahabol sa baba. Napatuwa sa kakayan mo. Wala nga, hindi nga na-adjuster yun. Kaya ba, nasa baba lang ang habol? Kabila. Ano? Ano? Tugisa tayo ba? Tugisa ha? Inyagaw mo nga kayo. Hindi ka diyan mga haba. Kahit ka rin hindi ang makakaw. Ang dami mo. Uy! Sa mga kagondyo, ipapartner ko pala sa pagbablog na. Gain the partnership. Business partner, business partner. Gagawa tayo ng karwasyan. Kakalabahan natin yung karwasyan mo. Ano pa nang kailangan laban mo sa rinig mo? Palitan nyo dapat yung ano, gawan nyo ng tali to. Isip ka ng marketing strategy daw na mag-uubos naman yung mga ano, mga demo to, no? Gusto nyo yung dentist. Doon ako. Magano kaya siya doon ng ko? Pag doon mo ako ito. Magkasa mo daling araw siya. O? John? Oo. Ako ba? Sabi mo yung mapupersa ka. Ano boss? Daligin mo na? Mamaya yan, mamaya yung takip. Hello. Yan, ang patulad na rin na dyan. Yun. Ganyan yun. Ha? Teka mo na ambos ha. Let's go. Come on.
Kaya mo yan? So, tuloy lang natin ang pagsisilan para sa ating mga fixed glass at para maging maayos at matibay itong ating mga ininstall na salamin. So, yung mga gap at duktungan ng ating glass, so, atin lang isisilan pati yung mga nasa side. Naku, nakalablab na itong tubig na to. Ito yung sa akin. Basta akin yung... Basta akin di pala bubukas. Wala na ako. Sino ka ba? Akin yun. Sino ka ba? Wala, hindi pa bubukas. Yes, yun niya, ito ka sa iyo. Akin yun eh. Kasi niya, 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 boss. Ito mo. Wala siya yun, pinagdali ni... Pinaba. At habang nagsisilant ng iba,
pwede namang ikabit itong ating handle ng ating pintuan. So, mahahabang handle lang ikinakabit ko dito sa kliyente ko na to, dahil itong gusto niya. Gusto niya mahaba yung handle na mahahawakan ng mga customer niya. Kaya laging mahabang handle lang iniisok ko para sa kanya. So kapag kailangan natin ng adjustment, so dito sa may door closer natin ini-adjust, kung kailangan nating iusod yung ating pintuan palabas o papasok, at dito rin natin ini-adjust kung kailangan nating itaas ang pintuan o no, ibaba. So ini-adjust lang namin para pumantay yung door sa ating fixed glass. Baka basa pa po. Basa pa yan. Gumalaw? Ha? Hindi, nakapix naman dito ko yan. Ayun nga na. Kapix ka pala yan. So, pwede na natin butasan yung ating lock. At habang nagbubutas para sa lock, mag-iisol na tayo ng cover ng ating mga part seating. So, ng ating mga top and bottom parts ng ating holder, lalagyan natin itong ating stainless. Si Bingbing pa, mali na sa mata niya. KPS pa mo eh. Oo, ang babaw ay Bingbing. Lalabas-labas pa nga ng bahay, kilala na niya. Sukat na, sukat na. Lumakas niya, lumakas si Bingbing. Ang tangin na. Oh. Eh, screwdriver nga. Big abot naman. Abot. Ala, pwede na? Abot pal. Abot pal. So, ito na mga kaibigan ng ating storefront na in-install. Na-install na natin itong ating mga fixed glass at ang ating patch fitting door na may transom. So, ito na ang ating storefront. Pasok na sa loob. So, mga kaibigan, para tuloy-tuloy kayong maging update sa videos natin, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos.